Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morenaline Bautista para sa TVNet Weekend Report. Sa ulo ng ating mga balita, restaurant owner patay sa pamamaril pagdaan ng suspect na kuna ng CCTV. 5.1 magnitude na lindol na itala sa Nauhan, Oriental Mindoro. At Oriental Mindoro, mayroong dengue vaccinees ayon sa DOH Mimaropa. Sa detalye ng ating mga balita, mahigit 1,000 katao ang nakiisa sa lakad-tukhang nitong 26 ng Pebrero sa lungsod ng Calapan. Ano nga ba ang lakad-tukhang? Si Mel Francisco magbabalita. Mahigit 1,000 katao ang nakiisa sa lakad-tukhang sa lungsod ng Calapan, isang aktibidad para sa muling paglulunsad ng Oplan-tukhang na ikinasa ng Philippine National Police at sabay-sabay na idinaos sa buong bansa hapon itong 24 ng buwang kasalukuyan. Sa lalawigan, pinangunahan ang lakad-tukhang o lipulin at kalampagin ang droga ng Police Regional Office Mimaropa sa pamuno ni Regional Director Police Chief Superintendent Emmanuel Luis Licup, kasama ang iba pang opisyalis ng rehiyon, mga kapulisan, religious sector, DepEd, ilang halal na opisyalis ng lokal na pamahalaan, surrenderers, Oriental Mindoro Rehabilitation and Recovery Center at marami pang iba. Host ng aktibidad ang Calapan City Police Station sa paumuna ni Police Superintendent Efrain Camara, officer in charge. Layunin nito na pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa pinakabagong Oplan-tukhang, gayon din ang masasamang epekto ng illegal na droga at ikayatin ng mga mamamayan na makaisa sa kampanya laban dito. Mula sa Santo Niño Cathedral, naglakad sila sa JP Rizal Street patungong Oriental Mindoro National High School kung saan isang programa naman ang idinaos. Dito, ipinaliwanag ng Deputy Regional Director for Operation Police Senior Superintendent Ferdinand Garay ang konsepto ng pinakabagong Oplan-tukhang. Ngayon, maaari lamang gawin ang tukhang mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Alinsunod ito sa umiiral na batas at may paggalang sa karapatang pantao. Dapat nakabase sa mga naberipikang intelligence reports, higit na pagtutuunan ang pansin ng mga tao na nasa opisyal na listahan. Isa sa gawa ito ng tukhang team na binubuo ng 4 na pulis na pinamumunuan ng deputy chief at tatawagin mga tukhangers. Sasamahan sila ng kinatawan mula sa opisyal ng barangay, human rights group o religious sector. At ang mga pulis na magsasagawa ng tukhang ay dapat nakasuot ng wasong uniforme. Naibigay din na mensahe sina City Vice Mayor Hill Ramirez at Education Program Supervisor Clarita Villaruel ng DepEd. Sa huli, sa kanya namang mensahe, ibinahagi ni Police Chief Superintendent Licup ang kanilang commitment sa programa at pinangunahan ng candle lighting bilang simbolo ng kapayapaan. Mel Francisco, TVNet Newsline. Sa ibang balita, upang magpatikim ng summer vibes ngayong dadating na summer season, ginanap ang isang tornamento para sa beach volleyball sa bayan ng Puerto Galera. Ang mga kaganapan, ibabalita ni Jean Sarabia. Nagtagisan ng galing sa beach volleyball ang mga players mula sa iba't ibang koponan sa ginanap na second leg ng Beach Volleyball Republic on Tour 2018. Na ginanap sa White Beach, Puerto Galera, 24 hanggang 25 ng Pebrero. As we take this time out, Beach Volleyball Republic on... Ang Beach Volleyball Republic o BVR ay isang organisasyon na nabuo noong 2015 na naglalayo na mapalago at mapaunlad ang larangan ng beach volleyball sa bansa. Ang BVR ay isang organisadong beach volleyball tournament sa iba't ibang beach at pampublikong lugar sa Pilipinas. Nais din ang programa na maimpluwensyahan ang mga kabataan na maglaro ng beach volleyball. Labing anim na koponan ang dumagsa sa White Beach, Puerto Galera para sa dalawang araw na tournamento. Ilan sa mga malalaro na dumalo ay ang dating mga UAAP players na sina Amy Ahumiro, Giselle Tan at Charo Soriano. Kaya naman pinanood sila ng ilang sa kanilang mga fans upang suportahan sila. Ayon kay Mayor Rocky Ilagan, napakalaking oportunidad nito upang mainganyo ang mga turista na pumunta sa Puerto Galera. Aniya, bukod sa White Beach na madalas na dinarayo ng mga turista, marami pang mga lugar at aktibidad ang pwede bang layuhin sa Puerto Galera. Dito sa Puerto Galera, hindi lang magagandang beaches ang pwede niyong makita. We have also magandang mga falls, ang Tamaraw Falls. And we have also yung aming world-class diving
diving dive site namin dito sa Puerto Galera. Ang totoo niyan, ang diving namin ay dinadayo ng talagang buong bansa at ang diving ang naglagay sa mapa ng turismo para sa Puerto Galera sa buong bansa. Kung makikita nyo ay at may experience yung diving namin dito is really world class at may pagmamalaki ng kahit sinong taga dito sa mahal kong bayan ng Puerto Galera. Ang mga tao dito ay napakababait din at talagang handang-handa sila na tumanggap ng mga bisita, yung mga resort, napakaganda ng mga resort. And ang attitude ng tao namin dito, ng mga taga dito sa amin sa bayan ng Puerto Galera ay talagang may pagmamalaki ko bilang punong bayan ng aming bayang, mahal na bayan ng Puerto Galera. Dagdag niya, napakalaking bagay ng pagdating ng DVR sa Puerto Galera dahil bukod sa pag-inganyo ng mga turista ay itinataguyod din ito ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan at kapatiran. Very timely yung pagkakadating ng ng Beach Volleyball Republic dito sa aming bayan. Una ay ang aming mga kababayan ay nagiging aware na ang sports ay isang magandang paraan upang mapanatili ang ating kalusugan at makaiwas tayo sa mga ipinagbabawal na mga gamot at isang malaking paraan ng paghihikayat yan para yung mga kabataan dito sa bayan ng Puerto Galera ay ma-engage into volleyball. At yung beach volleyball is very new to us eh. Most of the time ay ang volleyball is sa court ginagawa. Ngayon lang nangyari dito sa amin na nagkaroon talaga ng first time in Puerto Galera ang beach volleyball ay dumating. At nakita ng aking mga kababayan, nakita din ng mga turista na dito sa Puerto Galera hindi lang magandang beach ang aming may offer, but nandito rin kami, very much aware kami na yung kalusugan ay kailangan nating mapanatili. At hindi mangyayari yan kung hindi sa Beach Volleyball Republic. Ang koponan ng Aton Nibay ang nagwagi sa men's division habang ang koponan ng Perlas 1 ang nanalo sa women's division. Jimmy Sarabia, TVNet Newsline. Nagsagawa ng feeding program at distribution ng school supplies ang Alpha Cafaro Oriental Mindoro Council sa Masipit Elementary School bilang parte ng kanilang outreach program na nagsimula noong Sabado. Ang report ihahatid ni Jao Maronilla. Nasa 350 elementary students mula sa Masipit Elementary School, lungsod ng Kalapan ang napasaya ng Alpha Cafaro Oriental Mindoro Council sa isinaguang feeding program at pamimigay ng mga school supplies sa mga kabataan. Ayon sa presidente ng ACRO Oriental Mindoro Council, Nilo Bacolo Jr., ito ay taon ng humanitarian program na kanilang grupo kung saan nilalayo nilang tumulong at makapagbigay ng saya sa mga mamamayang nangangailangan kahit sa munting para ang makakaya nila. Sa kabuuan po itong aming project na ito, maganda po kasi kami namin bilang kami po ay ako po tumatay yung presidente ng Alpha Cafaro Oriental Mindoro Provincial Council. Masarap po ang dami namin sa aming grupo na iniiba po namin yung aming kolotasyon lagi ng mga tao na sinabi fraternity, puro gulo nila namin yung ginagawa, puro nalakawa, hindi po. Sa aming pong grupo, sa hanay po namin sa Alpha Cafaro Oriental Mindoro Provincial Council, ang binabangon po namin dito yung dangal namin makatulong kasi nabuo po kami dito as international humanitarian service. Inilalabas po namin mga simple stores dati o mga before na away lamang yung dala namin. Ngayon po nabuo po namin po, kapulad po ngayon, dala po namin yung mga lahat. Lahat po ng gamit doon, dala po namin ito from, nakaya separate na po ito from kada bayan na pinupuntahan namin. Dagdag pa ni Bacolo, dahil isa sa plataforma ng termino niya bilang presidente ng ACRO Oriental Mindoro Council ang makapagbigay ng tulong sa mga mamamayan ng walang bahid ng politika. Lahat aniya ng mga nalikom na pondo na ginamit sa kanilang mga outreach activity ay mula sa pag-aambag ng mga miyembro nito. Sila po yung mga tumutulong sa amin na within the brothers alone kami gumaganap kayang gumagalaw. Outside source po, hindi na po kami nangagalam doon sa amin kung ang gusto po namin mangyari. Within the group na lamang po kami gagalaw. Samantala, naghain naman ang grupo ng pansit, sopas at ibang pagkain para mabigyan lahat ng mga kabataan sa nasabing eskwelahan. Matapos nito, saka naman tumungo sa distribution ng mga school supplies. Hindi lang naman mga estudyante ng Masipit Elementary School ang napasaya ng nasabing grupo dahil kahit mga guro ng nasabing eskwelahan nagpapasalamat sa malasakit na iniabot ng nasabing grupo. Masipit Elementary School would like to extend the gratitude to the Alpha Kappa Provincial Oriental Mindoro Council to the president of the group, Nilo Bacolo Jr.
for giving us the salusalo para sa bata. Which caters the 358 pupils from kindergarten to grade 6. And aside from the feeding program, they also be giving school supplies to the kindergarten pupils to grade 3. And we are very happy that they visited Masipit Elementary School, and this partnership defines a stronger partnership with the stakeholders. Sa huli, nagpapasalamat rin naman ang Alpacaparo Oriental Mindoro Council sa mga brothers at sisters na bukas palad na nagbigay ng donasyon para sa nasabing aktibidad. Ito ay ang Sorority International Council, AKP South Korea, Japan, UAE Central, Sharia Emirates, UAE Emirates Council, Alaska, Red Sea Chapter, Saudi Arabia at sa ilang individual na tumulong dito. Sa kaugnay na balita, bukod sa mga estudyante ng Masipit Elementary School, inabutan din ng munting tulong ng Alpha Kappa Rho Oriental Mindoro Provincial Council ang ilang mga katutubong mangyan sa lalawigan sa isinagawang apat na araw na outreach activity. Nagbabalik si Jao Maronilla. Kaugnay ng isinagawang outreach activity ng Alpha Kappa Rho Oriental Mindoro Provincial Council sa Masipit Elementary School noong 26 ng Pebrero, mas pinalawak pa nila ang pagpapaabot ng tulong lalong-lalo na sa mga nangangailang katutubong mangyan. Nagsimula ang programa ng Alpha Kappa Rho Oriental Mindoro Provincial Council noong 24 ng Pebrero na isinagawa sa Barangay Kaagutayan, Bayan ng San Chidoro, sa temang handog tulong para sa mga katutubong mangyan. Sama-samang nagpaabot ng tulong ang nasabing grupo sa mga kapatid na mangyan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng feeding program, pamimigay ng mga tsinela sa mga kabataan, pagbibigay ng bigas, noodles, mga dilatang sardinas at mga damit, kung saan abot tayo nga naman ang ngiti ng mga bata sa ibinigay ng malasakit ng nasabing grupo. Patuloy ang nasabing aktibidad hanggang 27 ng Pebrero, kung saan sa Barangay Baclayan, Puerto Galera naman ang kanilang napiling puntahan. Dito, nasa 300 mga katutubong mangyan rin ang kanilang naabutan ng tulong, kung saan bukod sa mga nabanggit na gamit, namigay rin sila ng ilang mga vitamin supplements para sa mas malusog na pangangatawan ng mga katutubo, lalo pat marami sa mga ito ang vitamin deficient. Sa loob ng apat na araw na aktibidad ng grupo, nasa humigit kumulang na 1,000 mamamayan na ang kanilang natulungan, kung saan ayon sa kanilang presidente na si Nilo Bacolo Jr., ninanais niyang ibahin ang paniniwala ng ibang tao sa kanilang grupo na puros away lamang ang ginagawa. Dahil sa kanyang termino, nais aniya niyang mas palawakin pa ang iba't ibang humanitarian activities ng grupo dahil mas importante aniya sa kanila ang makapagbigay kalinga at suporta, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng Mindoreño. Sa huli, muli naman nagpapasalamat ang grupo sa iba't ibang grupo ng Alpha Kappa Rho mula sa iba't ibang bansa at ilang individual na nagpaabot ng pinansyal na tulong para matagumpay na maisakatuparan ang nasabing aktibidad. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Ay ba ang hanap mo? Punta na sa Calapan East Rainbow Village sa Barangay Pachoca, lungsod ng Calapan. Ang house and lots dito, pasok sa panlasa at budget mo. Pili na sa Feliciana Bungalow, may 2 bedrooms at 2 toilets and bath. Aliza Prime, single detached with 3 bedrooms, 1 maid's quarter at 2 toilets and bath. Bob C, single detached with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Mayroon rin silang house models na single detached with loft type.
May dalawang bedrooms at isang toilet and bath. Ang Feliciana at Raquel. Malapit sa city proper, flood-free, ligtas at tahimik. San ka pa? Lipat na sa Calapan East Rainbow Village. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero. 043-288-1788, 441-0658, 0917-300-9026, 0920-911-9556, 0917-794-2123 o sa 0995-103-5944. Maaari ring bisitahin ang kanilang FB page, Calapan East Rainbow Village, o mag-email sa yam_capio@yahoo.com, aurorasirialon@gmail.com at maritesabanador@gmail.com. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa lalawigan ika-26 ng Pebrero ganap na alas 5:39 ng hapon. Ayon sa inilabas na earthquake bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro nito sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon pa rin sa report, nasa 20 kilometers northeast o sa pagitan ng malawak na karagatan ng Barangay Santa Cruz at San Jose ng Nauhan ang sentro. Tectonic ang origin ng pagyanig at wala namang naiulat na malaking pinsala o nasaktan sa naturang insidente. Ayon sa unang impormasyon na ipinalabas ng PHIVOLCS, posibleng ang pagkakaroon ng mga aftershocks kaya naman nabalot ng takot ang ilang Mindoreño, lalo na ang mga Nauhenyo. Ayon kay Mayor Mark Marcos, agad niyang inatasan ang Municipal Disaster Risk Reduction Office na mag-ikot at tumantabay sa mga pangyayari. Lumipas ang magdamag, wala namang naganap na aftershocks. Paalala pa rin ni MDRRMO Jory Geroleo sa lahat na huwag magpanik sa mga ganitong pagkakataon at laging pairalin ang kultura ng paghahanda. Ito sa matagal na panahon ang muling pangyayari na naitala ang sentro sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Sa ibang balita, epektibo ngayong atres ng Marso, ititigil na ng Land Transportation Office Calapan ang pagbubukas tuwing araw ng Sabado upang bigyang daan ang printing ng backlog ng 5-year license cards kasunod ng pagbubukas ng Temporary Offsite Printing Office ng LTO Mimaropa. Ang detalye ay hatid ni Mel Francisco. Matatandaan na noong buwan ng Disyembre 2017, iniaanunsyo ni Land Transportation Office Calapan District Chief Merwin Kitain ang pagbubukas nila tuwing araw ng Sabado upang bigyan daan ng printing ng mga backlog nila ng license cards na may 5 taong validity. Umabot kasi ng 24,000 ang kanilang backlog mula nang ipatupad ang 5-year license validity at upang tuloy-tuloy itong mabawasan. Nagdesisyon silang magbukas ng araw ng Sabado. Pero ngayon, itinitigil na ng LTO Calapan ang printing sa nasabing araw. Anunsyo ni Chief Kitain, hindi na sila magbubukas tuwing Sabado sapagkat may itinayo ng Temporary Offsite Printing Office o TOPO ang LTO Mimaropa na nasa itaas lamang ng gusali ng LTO sa Barangay Masipit sa lungsod. Ang TOPO ang siyang nagki-cater sa mga backlog ng license cards kaya naman lumalabas ang 2 engraving machines na ang gumagana sa naturang tanggapan. Yung aming regional office ay nagtayo ng isa pang engraver machine. So yung anytime, kahit Monday to Friday, kaya na namin accommodate yung mga backlog. So hindi na namin kailangan yung Saturday na kwan. Actually, ang tawag nila doon is TOPO, Temporary Offsite Printing Office, yung TOPO na yun. Iyan ay project din ng mga regional offices na kung saan pwedeng i-print ng regional office yung
mga backlog kahit sa ibang opisina. Let's say San Jose, Palawan, Marinduque, Roblon. Pwede magpa-print dito. Yun ang function niya. And at the same time, niya, advantage dito sa Calapan District Office ang pagkakaroon ng topo. Dahil yung backlog namin sa taas na namin pinagagawa. So yung 24,000 ng backlog namin, na less na siguro doon is siguro mga 8,000. So marami pa rin yung mga backlog na hindi pa nakakakuha ng card. So willing naman kaming i-print yun, Monday to Friday na ang printing ng backlog na yun. Muli paglilinaw ng opisyal, Lunes hanggang Biyernes na lamang maaaring kumuha ng license cards. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tanging backlogs lamang sa 5-year license ang tinatanggap ng topo. Wala namang problema sa production, maliban na lamang kung bumabagal o nawawala ng internet connection. So far naman, magandang performance ng ating engraver machine. Talagang quality pagdating sa quality. Ang minsan ng naging problema natin yung internet. Hindi pa rin nawawala yan. Na minsan bumabaksak yung signal ng internet. So, kalinsabay noon, pag bumaba ang signal, yun, apektado yung production. Samantala, may isa pa rin ani ang supply ng license cards ang tanggapan. Mabilis silang nakapagre-request sapagkat nasa itas lamang ng kanilang opisina ang LTO Regional Office. Sa uli, muli nila ipinababatid sa mga holder ng 5-year license na wala pang cards. Taga-Oriental Mindoro man o sa ibang probinsyang sakop ng Mimaropa ay maaari nang kumuha nito sa Temporary Offsite Printing Office sa 2nd Floor, LTO Building, Barangay Masipit, Calapan City. Nagsagawa ng launching ng PPAN o Philippine Plan of Action for Nutrition ang pamahalaang lungsod upang maibsan ang kaso ng malnutrisyon at stunting ng mga kabataan sa lungsod ng Calapan. Kung paano ito'y sasagawa, alamin sa report ni Jao Maronilla. Nagsagawa ng launching ng PPAN o Philippine Plan of Action for Nutrition for 2017 to 2022 ang pamahalaang lungsod sa pangungunan ng City Health and Sanitation Department sa pamamagitan rin ng tulong ng National Nutrition Council na isinagawa kahapon, 28 ng Pebrero, na ginanap naman sa DWCC Gymnasium. Naging panauwing bisita naman sa nasabing launching ng PPAN si Regional Nutrition Program Coordinator Karina Santiago, kung saan ipinaliwanag niya sa mga barangay captains, councilors, barangay nutrition scholars at iba't ibang partisipante sa nasabing launching ang importansya ng nasabing aktibidad. Aniya, goal ng PPAN ang mabawasan ng kaso ng malnutrisyon sa mga kabataan, kung saan nagsasanhi naman ito ng pagiging bansot o hindi normal na liit sa edad ng mga ito. Target rin ng nasabing programa ang mabawasan ang kaso ng vitamin deficiency at ang pagdami rin ng kaso ng obesity sa mga kabataan. Bagamat unti-unti nang bumababa ang kaso ng malnutrisyon sa lungsod, ayon naman sa datos ng NNC, mataas ang kaso ng stunting ng mga kabataan. Kanina nabanggit ni Syra na you're aiming for zero malnutrition. And I'm sure yung mga kapitan natin, gano'n ang gusto. Ayokong may malnourish sa aking barangay. Totoo yun, ang underweight nyo ay pababa ng pababa. Almost 4%, 3%. However, nung tinignan ko ang datos ninyo, mataas ang porsyento ng stunting. Yung mga batang tanda, panso, tubok, ano yung tatawag, yung hindi lumalaki, yung tubo-tubo dahil sa matagal na malnutrition. Isasagawa ang programa sa pamamagitan ng pag-focus sa first 1,000 based o pagsasagawa ng intervention sa mga buntis hanggang ang kanilang mga anak ay 2 years old na. Dahil kung lampas na sa 2 years old ang ibibigay ng intervention sa mga batang nangangailangan ng ibang health support, maaari aniyang hindi na ito maging kasing effective. Sa huli, ayon pa rin sa City Health and Sanitation Department, target ng lungsod ang maging 0% ang malnutrition sa Calapan. May sasagawaan niya ito kung magtutulungan ang lahat ng sektor ng lipunan. Bukod sa malnutrisyon, target rin ng nasabing ahensya ang bawasan ng kaso ng obesity sa lungsod sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang health programs na maglilipat ng direksyon sa mga ito para sa mas masiglang pamumuhay. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it too.
get moving, let's get dancing. No more waiting. All right, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay sa pamamarilang isang restaurant owner sa bayan ng Bako umaga ng 27 ng Pebrero taong kasalukuyan. Si Mel Francisco magbabalita. Patay sa pamamarilang isang restaurant owner sa harap mismo ng pwesto nito sa Market Side, Poblacion, Bako, umaga ng 27 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Derek Hidalgo, 34 anyos, residente ng nasabing lugar. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima na naging saninang agaran nitong pagkasawi. Hinala ng pamilya nito, malapit ang binaril si Hidalgo nang hindi pa nakikilalang gunman. Sa inisyal na investigasyon ng polisya, sakay umano ng motorsiklo ang mga suspect at naka-helmet, kung saan bumaba at naglakad ang gunman papunta sa lugar ng biktima. Wala pa naman makapagturo ng pagkakakilanlan ng mga salarin at blanco rin ng pamilya sa maaring motibo ng pamamaslang. Ayon sa ama nito na si Ricardo Hidalgo, napakabait ng kanyang anak, palakaibigan at mapagbigay. Wala rin aniya itong naikukwento na nakaaway o sino mang nagbabanta sa kanyang buhay. Mabait siya. Ano siya, yung palabero, barbarkada. Kung anong meron siya, meron din sila. Yun ang alam ko doon. Kaya walang ano yan, ang atraso o walang ano. Nasa bahay pa siya kagabi eh. Wala namang nauulit. Mag-anak. Wala siyang nauulit. Sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya, hinaing ni Mang Ricardo, kung may nakasamaan man ito ng loob o nagawa ng hindi maganda, sana hindi na lamang humantong sa pagpatay dito. Naulila niya ang kanyang asawa at mga maliliit pang anak. Kung anong kasalanan ng anak ko, anong magagawa ko, dapat naman, hindi naman ganyan. Yun lang. Wala naman, anong kami. Mabata, maliliit pa. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Nagdulot naman ng pangamba sa mga residente ng naturang bayan ng pamamaril, lalo pa at araw ito ginawa ng mga suspect. Samantala, inatasan naman ni Mayor Reynaldo Marco ang kapulisan na masusing magsiyasat upang matukoy agad ang mga salarin at mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Hidalgo. Personal na nagtungo ang alkalde sa lugar na pinangyarihan ng insidente at ikinalulungkot nito ang pangyayari. Sa kaugnay na balita, nakuna ng CCTV ang tagdaan ng gunman na nakasuot ng helmet, itim na sweater, shorts at tsinelas. Nakaputing t-shirt naman ang driver ng pulang motor na ginamit ng mga ito. Kita pa na may mga kababaihan sa establishmentong nadaanan ito habang naglalakad.
sa isang anggulo naman, bagamat hindi masyadong malinaw ang kuha, kita naman ang biglang pagtakbo ng mga babae ilang segundo matapos dumaan ang sospek. Nabaril na pala nito ang biktima at palakad ding lumayo sa lugar habang itinatago ang baril na ginamit sa pamamaslang. Sa mas malayong kuha naman, nahagip ng CCTV ang mga sospek habang sakay ng motorsiklo. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa rin ng malalim na investigasyon ang Bako MPS, lalo pa at wala namang umanong naiulat na may kagalit o anumang illegal na gawain ang biktima. Umani naman ng batiko sa social media ang ginawa ng mga salarin at ilan ang nagpahayag na dapat ipagbawal na ang pagsusuot ng helmet kung nakababa na ng motorsiklo. Patuloy namang sumisigaw ng hustisya ang pamilya ni Hidalgo na naulila ang kanyang asawa at maliit pang mga anak. Sa ibang balita, base sa ipinalabas na datos ng Department of Health MIMA ROPA, 74 na bata sa buong rehiyon ang natukoy nilang nabakunahan ng dengue vaccine. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, ganun rin ang probinsya ng Marinduque. Edad ng mga dengue vaccine recipients ay mula 9 hanggang 40 taong gulang. Sa 74 na bata, 2 dito ay mula sa Oriental Mindoro. Ayon sa DOH MIMA ROPA, bagamat hindi naglunsad ng dengue vaccine immunization sa rehiyon, nakuha ito ng mga recipients mula sa mga private clinics at private practitioners. Habang ang ilang kaso naman ay naturukan sa Calabarzon region, subalit kasalukuyan na ngayong naninirahan sa MIMA ROPA. Hindi man binanggit ng DOH MIMA ROPA ang mga pangalan at ilan pang detalye kaugnay sa 2 vaccine, sinisiguro naman anila na maibibigay sa mga ito ang full medical assistance at ilan pang ayuda mula sa pamahalaan. Binigyang diin ng DOH MIMA ROPA na kahit sa ano pamang pamamaraan, nakuha ng mga vaccinees ang dengue vaccine, makatatanggap ang mga ito ng full medical assistance. Kabilang na dito ang pagtanggap ng dengue vaccine kit at ang patuloy na masusing pagsubaybay sa kanilang kalusugan. Samantala, ilang magulang at kamag-anak ng ilang batang mag-aaral ang nalilito sa kung ano nga ba ang mga bakunang naiturok sa kanilang mga anak mula sa pinapasukang paaralan. Nang pumutok ang balita ng dengue vaccine, tila ngayon lamang nagka-interes ang ilan na alamin ang kung ano ang mga bakunang ito at mga epekto sa kanilang anak. Ilan naman na nagkaroon ng negatibong pagtingin habang ang iba naman ay nanatiling bukas sa serbisyong ito ng pamahalaan. Sa lungsod ng Calapan, muling binigyang diin ng City Health Office na walang naganap na dengue vaccine immunization sa lungsod sa alinmang paaralan. Hindi rin anila kabilang ang lungsod sa priority areas para mabigyan ng naturang bakuna. Panawagan nila sa publiko na sana ay hindi magbago ang suporta ng mga ito sa immunization program ng gobyerno at patuloy na magtiwala sa pangkalusugang programa ng lokal na pamahalaan. Samantala, muling naglabas ng kanilang paliwanag kaugnay sa kadahilanan ng load shedding o pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar sa South Grid ang Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco. Kabilang sa mga apektadong mga lugar ng mga bayan ng Socorro, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Itinuturong dahilan dito ang pagkasira ng mga modular units ng Mindoro Grid Corporation sa bayan ng Rojas. Bukod dito ay hindi pa rin pagtakbo ng makina ng kuryente ng Global Business Holdings Incorporated o GBH na nasa Pinamalayan. Ito anila ay may kapasidad na 3 megawatts kung kaya isang unit lang nito ang nakapag-supply ng kuryente na umaabot sa 2.5 megawatts. Sangayon po sa pakikipag-ugnayan ng Ormeco Inc. sa Mindoro Grid Corporation, inaasahang maaayos o maibabalik ang 2 sa kanilang mga modular units sa 28 ng Pebrero. Subalit kung sakaling hindi maibalik ang nasabing nasirang units, maaaring muling makaranas ng load shedding ang ilang apektadong lugar na nabanggit. Muling humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Ormeco sa mga member consumers ng South Grid. Samantala, sa ganitong mga pangyayari, sa mga nakalipas na araw sa serbisyo ng kuryente, ilang Mindoreño ang nangangamba, lalo na't nararamdaman na ang panahon ng tag-init kung saan ay higit na mataas ang demand ng kuryente.
iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Healthy rice ba ang hanap mo? Sa Tamaraw Mindoro Organic Rice ka na. Sobrang healthy, talaga namang mapapakanin pa more. Half rice o no rice? Ayaw mo na bang kumain ng kanin sapagkat nangangamba ka sa epekto nito sa kalusugan? Worry no more, dahil sa Tamaraw Organic Rice, siguradong mapapakanin pa more. Ang Tamaraw Mindoro Organic Rice is certified organic ng Ecoland. Ito ay pinalaki at inani sa organikong pamamaraan kaya makakasiguradong chemical-free. Dahil dito, samot saring benepisyo ang iyong maaaring makuha, katulad ng pag-iwas sa mga sakit sa puso o cardiovascular diseases. Makakatulong na makaiwas sa cancer. Makakatulong sa pagbawas ng kolesterol at timbang. Maganda at makakatulong sa pangangalaga ng utak. Mababawasan ang inflammation sa katawan. Makakatulong sa pagpapabilis at paggaling ng mga sugat. Nakakatulong sa pagpapatibay ng buto at mainam na pang-detoxification at cleansing. Kaya sa Tamaraw Mindoro Organic Rice ka na, talagang walang duda mapapakanin pa more. Ang Tamaraw Mindoro Organic Rice ay gawa ng Mina de Oro Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative at Anilaw Orconoma Irrigators Association na matatagpuan sa bayan ng Bungabong Oriental Mindoro. Seaweed cup noodles, seaweed instant mommy, seaweed pickles, seaweed crackers, at seaweed shingaling. Ang seaweed ay magaling din sa balat, kaya narito ang seaweed soap na mas pinagaling sa pamamagitan ng iba pang natural na sangkap. Seaweed soap with acapulco para sa pangangati. Seaweed soap with calamansi, pampaputi at pantanggal amoy. Seaweed soap with guava, pampahilom ng sugat. Seaweed papaya na nakapagpapabata ng balat. At seaweed soap with honey and milk, pampakilis at pampalambot ng balat. Hindi lang yan! Ang seaweed ay magaling din sa buhok. Ito ang seaweed shampoo bar at seaweed liquid shampoo na nakakatulong para maiwasan ang pagkalagas ng buhok. Mas nakapagpapahaba at mas nakakapagpatibay ng ating buhok. Seaweed products, the best sa kalusugan, the best sa balat, at the best sa buhok. The best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. We make change for women. Ito ang tema sa pagdiriwa ngayon ng buwan ng kababaihan. Bibigyang tugon at pagpapahalaga ng iba't ibang konsernadong sektor ang malayang pag-agapay ng mga kababaihan sa pagbabago na pangungunahan ng Philippine Commission on Women o PCW
si Jake Viray magbabalita. Alam niyo ba noong taong August 14, 2009, walong taon na nakalilipas nang isilang ang Philippine Commission on Women sa pamamagitan ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta for Women. Ang PCW ay ang dating National Commission on the Role of Filipino Women na itinatag naman noong taong January 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 633. Ang Philippine Commission on Women ay ang pangunahing bumabalangkas ng mga polisiya at ang nagsisilbing tulay o daluyan ng mga usaping may kinalaman sa kababaihan at gender equality concerns. Isa sa itinuturing na tagumpay ng komisyon ay ang pagkakaroon ng legislation on gender and development o GAD budget. Ito ay mandato sa lahat ng government agencies, kabilang ng local government units. Inaatasan ng batas na maglaan ng pondong hindi bababa sa 5% para sa GAD programs and projects mula sa Annual Generation Appropriations Act o GAA. Sa ilalim ng Gender and Development Program ng Lalawigan, isinusulong ang gender mainstreaming o ang pagsasama ng mga usapin ukol sa GAD sa pagbabalangkas, pagpaplano at pagpapatupad ng mga polisiya, plano, programa at proyekto sa bawat bayan at lungsod na nasasakupan nito. Masusing monitoring at ebaluasyon na sinasagawa upang matiyak na tunay na ipinatutupad at may magandang pagtanggap sa mamamayan ang nabanggit na programa. Nais kumbatin ang mga kababaihan ng Calapan City, empowered na sila. Tuloy-tuloy lang natin ang pagiging malakas, pagiging empowered. At ang tema kasi ngayon ng Women's Month Celebration, We May Change, Work for Women. So ibig sabihin dito, yung mainstreaming talaga ng lahat ng plans, project and policies ng projects ng lahat ng LGU ay dapat ma-mainstream talaga tuloy-tuloy para everything will work for the empowerment of women. Samantala, sa temang ligtas na Pilipinas ang ating hangad, pag-iingat sa sunog sa sarili ipatupad. Opisyal nang binuksan ang Fire Prevention Month 2018 a 1 ng Marso. Sa lungsod ng Calapan, nagdaos ng motorcade sa pangunguna ng Calapan City Central Fire Station, katuwang ang mga firefighters ng Calapan Public Safety Department, Tamaraw Fire Brigade, Calcedeco, Court Police, Red Cross at iba pang tanggapan. Mula sa Calapan Pier, umikot sila patungong JP Rizal Street hanggang Barangay Santa Isabel bago tumungo ng Calapan City Hall kung saan isang programa ang idinaos. Dito, binigyan ng pagkakataon ng mga kabataang manalo sa poster-making contest na ibahagi ang ideya nila sa kanilang mga obra. Samantala, personal na dumalo sa aktibidad sina Provincial Fire Marshal Superintendent Raylad Tabios, Red Cross Oriental Mindoro Chief Guadafe de Leon, Court Police Chief Mary Paulinette Merables, City Mayor Arnan Panaligan at iba pa. Sa kanilang mensahe, muli nilang ipinaalala ang kahalagahan ng pag-iingat sa sunog, layunin ng Fire Prevention Month na pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan sa dobleng pag-iingat upang makaiwas sa nasabing sakuna, lalo na ngayong papasok na ang summer season. Dito makikita natin sa paglilibot ko sa lalawigan ng Mindoro ay napakaswerte o napakasipag ng mga local officials. Kasi 12 ang bagong fire truck na nakuha nila. Samantalang sa amin sa Cavite, 3 lang din nakuha ang fire trucks. Yun lang ang patunay na masipag ang mga local officials. At ilang mga bagong fire stations ang naitayo. Puro bago yung mga nandito. Ilang bago? 6 na bagong fire stations po. Meron pang 2 ongoing sa Victoria ba yun? Socorro. Socorro, ganda ng posisyon nila. At meron mong fire station na nung problema. Kasi 2 daw na land donations ang binigay sa kanila. Hindi nila alam sa pagpapatayo. Yun po ay ang bayan ng Bungabong. Ngayon po ay kailangan natin ng iba yung pag-iingat kasi dumadating na naman itong Marso na panahon talaga ng taginit. Kaya kailangan po talaga, simula pa lang sa bahay, pag-iingatan na natin hanggang sa paglabas natin. Kung halimbawa po tayo lalabas ng bahay, lahat ng mga nakaplug, alisin.
Kung hindi naman kailangan gamitin ng kuryente, patayin ng switch. Lahat ibaba ang kontador. Basta kayo po, ang mga tao, basta aalis ng bahay, sigurado yung laging nakasarado lahat. Lahat po, lalo-lalo na yung ating main switch, ibaba na po lahat para wala tayong pagsisiyan sa uli. Ang Bureau of Fire ay isa sa pinakamahalagang sangay ng ating pamahalaan sapagkat direkta itong naglilingkod upang mailigtas ang buhay at ari-arian ng maraming tao. Kayo ay mga bayani, no? Marami mga istorya na pwede natin isulat, no? Tungkol sa kabayanihan ng ating mga firemen, ating mga fire officers sa buong mundo. Siguro nakaparoon kayo, ano, mga firemen ng mga pelikula, ano, dealing with our fire officers. Kayo ay mga bayani. Hindi naman kailangan lumaban sa gera, sa Marawi, for example, para maging bayani. You are our everyday heroes because every day you are ready, you're prepared to save lives and properties. No? At ito mga fire officers natin, parang merong kwanyan eh. Unspoken fraternity and link sa firemen sa ibang lugar, di ba? Hindi lamang sa inyong istasyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? I'm sure pag meron kayo nabalitaan o napanood na fire officers na nagbuhis ng buhay sa ibang lugar, ay nakakaramdam din kayo ng yung empathy, ano? Sympathy. Yeah, sapag kayo ay mga bayani natin. Now, hindi lamang pagpatay ng apoy ang inyong ginagampanan. Ang pangalan ng inyong ahensya ay Fire Prevention, ano? Bureau of Fire Prevention, at ang Marso ay Fire Prevention Month. So mahalaga, maiwasan natin ang sunog. Kaya sa buong taon, hindi lang pag Marso, ang aking tagubilin sa inyo ay maging active kayo sa pagbibigay ng information education campaign sa mga tao. No? Na kung busy nyo sila, mas mainam siyempre ang maiwasan ng sunog kaysa yung tatawag ng bumbero para pumatay ng sunog, di ba? Kasi baka wala ng abutan, no? Kaya kailangan sa buong taon tayo ay nagko-conduct ng matinding information drive sa mga tao. O yung fire safety, fire prevention. Samantala, kasunod ng programa ang pagkapasinaya sa bagong gusali ng Calapan City Central Fire Station na nasa likod ng Legislative Building sa Barangay Ginubatan sa lungsod. Pinangunahan ni Father June Baluyot ang pagbabasbas sa pasilidad. Patok na patok sa masang manonood ang komedyanteng si Angel Mistress na tampok sa katatapos lamang na Love and Laugh for Cause Part 2 ng Rotary Club of Downtown Calabar, 23 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay RCDC President Guillermo G. Alegre, isa itong fundraising activity kung saan ang kita mula sa concert ay mapupunta sa mga itinataguyod na proyekto ng grupo. Kabilang na dito, pagtulong sa 26 na lolo at lola ng Aruga Kapatid Foundation sa Barangay Masipit, Lungsod ng Calapan. Makabuluhan din ang gabing ito sapagkat bukod sa kayo ay tatawa, makakatulong pa po tayo sa matatandang iniwan o inabandona ng kanilang mga pamilya at dinala sila sa Home for the Aged na matatagpuan po sa Barangay Managpi, Calapan City. Dahil po ang proceeds ng show na ito ay mapupunta sa Aruga Kapatid Foundation Incorporation. Ito po ay para sa matatandang umaasa sa ating mga kalinga, umaasa sa ating pong pagmamahal. Ayon sa RCDC, napili nila ang ganitong uri ng fundraising bilang pagdiriwang na rin sa nakaraang Valentine's Day at ganun rin upang magbigay ng kasiyahan para sa lahat ng dumalo. Salamat na marami. Good evening guys. My name is Angel Mistress. And for those of you who's going to watch my show for the first time, let me remind you, Mr. Gentleman, I'm also a gentleman. Now you found the secret, girl, that I use.
so weary, my lonely blues. There I get and I'm alone with you. Only gonna make me fly. Anyway, you're up. Lahat yan ay loro ko, pagkatapos ka pakinga para biglang lalayo. Kaya huwag na uulit pa, kaya huwag na uulit pa naman sa'yo. Kailan ka ba matututo, pag-ibig ay sakit sa ulo. Ikwento mo ko ba't nagaganyan yung tuhod mo? Pilala, I'm so sorry. Ikwento mo kasi, bakit ka nagaganyan? Ma? I'm so sorry. Sabihin mo bakit ka nagaganyan? Kasi madam, ganito po kasi nangyari. Nasagasaan po siya. Ganito yan. Nagpunta po ko ng Dubai noon. Wala kang birth certificate? Paano ka nagka-passport? Diyos, sige lang ako. Pag nasa Dubai, Nasa Dubai, Nabagla po yun. Ayon pa rin kay President G, isa lamang ang love and love for ako sa marami pang nakalatag na proyekto ng RCDC. Hindi rin na nila tumitigil ang kanilang grupo sa paghahatid ng serbisyong pangkomunidad. Sipay nakitang suporta at pagtangkilik ng mga Mindoreño sa kanilang proyekto, higidani niyang magiging masigasig ang RCDC sa pagpapatuloy na makapaglingkod. Dagdag pa ni Alegre, bukod sa pagtulong sa aruga kapatid, marami ring nakalinyang mga proyekto ang RCDC para sa mga kabataan, kalusugan, edukasyon at maging sa pangangalaga sa ating kalikasan. Si Angel Mistress ay kabilang sa trio na pumasok noon sa Grand Finals ng Philippine Got Talent at Asia's Got Talent. Kasama ni Angel na nag-perform sina MC Rich Flow at si Vanessa Curie. For our valid subscribers, try a different kind of internet, gamit lamang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itayin lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kalipunan ng mga balitang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Para sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim Bautista, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay.